ako. Yan. Alam din natin, pag hindi tayo nakapag-share ko. Sherry, pag hindi ko nakapunta dun sa lugar na yun, hindi ko natin sasabihin. Eh, may paso kasi. Hindi na, sasabihin ko na lang. Pasensya na po, nagkulang ako. Babawin na lang po ako. Beses ay, misan may buha ko. May permission ako sa anak ko.
lepas aku. Jadi ya, sekarang mama kan kau harus pasang mama. Berpas. Ah, mas depan mau bagungi. Jadi mama ini. Ayah. Pay for it. Paano na ako, ano? Ibig sabihin, magkano yung tatlong yung kasi may church na yung isa kasi 50, kasi sa 3. E di, basta, kunyari na lang 600 plus. Pero yun ay, ano lang ang ating araw, wala pa kalahating araw kung gagawin yun. Ganun lang bigay ang favor ng Lord pag nakikita niya na tapat ang puso mo. Ayan. Sabi ko, may pagdali na siya. Aspect din. Ayan. At, dahil nakita na ng Lord na mahal mo siya. Ito ang sabi niya sa 1 Harry 4:2-5. Minsan, pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog. Sapagkat iyon ang pinakatanyag sa sagradong burol. Nakapag-alay na siya roon ang daan-daang handog na sinusunog. Kinagabihan, samantalang siya ay naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya. Yan. Yeah. Dahil mahal natin ang Lord. Nakita ng Lord na mahal natin siya. Lord, pa nagtatanong at ito ang tanong niya. Ano ang gusto mong ibigay ko sa inyo? Sa inyo at naging malinis ang kanyang puso.
at ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon naupo na sa kanyang trono. Ito na yung tayo na nagtatanong si Yahweh kung anong gusto ni Solomon. Tatanong lang kung anong gusto natin. Ayan. Ang hindi ni Solomon, verse 7. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pa at walang karanasan. 8. Ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. 9. Bigyan po ninyo ako ng marunungan. Ito na yung feeling ni Solomon. Ano ba yung feeling mo ngayon? Dahil nagtanong ang Lord, sabi ko nga, makapangyarihan ng salita, hindi ako magsasalita dito kundi ang Lord. Kaya wala na ng palataya na ibibigay ng Lord, ibig sabihin na feeling ka kanina. Ayan, ito ang feeling ni Solomon. Bigyan po ninyo ako ng marunungan. Kailangan ko sa pamahala at kakayahan kumilala ng mabuti at masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Hindi pa rin po tayo din sana. Kaya sabi ko nga, kahit ang believer, bibigyan niya ng pabor ng Lord. Depende pa rin pala pag tama ang tingin mo. Baka kasi mabait ka na, nagbibigay ka na sa may hirap. Pero, anong hiningin mo? Mamatay na yung aking kaaway. Mamatay na yung kapitbahay ko. Susundin ba yung Lord? Di ba hindi? Alam niyo po ba pagpatama yung puso natin dahil kanina nga, alam ko may mga hiling ang bawat isa dito. Ayan, dahil sinabi ng Lord eh, sabihin mo daw eh, ay kung ano ba yung hiling mo? Kung tama yung puso mo sa pag-hiling mo, ibibigay yan ng Lord. Eh sabi nga ni, dahil ang gusto nga ni Solomon, bigyan po ninyo ako ng marunong ang kailangan ko. Ayan. At dahil tama ang kanyang puso at ang kanyang hiling. Ayan. Ito po ang conclusion. Isasabay ko na po sa 10. Dahil ito ang hiling ni Solomon na lugod sa kanya si Yahweh. Ayan. Kung tama ang hiling mo kanina, sagutin na po ako ng aking crush. Eh baka, ayan. Huwag mali ang ating paghiling ano. Ito nga po sa conclusion, dahil ito ang hiniling ko sa loob, nalugod sa kanya si Yahweh. Sana naman sa paghiling natin, Grace, sa paghiling natin kanina, nalugod din ang Lord. Ayan ba? Dahil lalo na sa kanyang gawain. Dahil, at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili na mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo ay karunungan kumilala ng mabuti at sa masama, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Ibibigay niya daw! Bibigyan kita ng karunungan na walang kapagtay. Maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo, praise God.